Good morning mga kabaka, andito naman ulit tayo ngayon sa Adelaide River Farms at nagpapasalamat po kami sa mga subscriber po namin na nagpapadala po ng kanilang katanungan. Ngayong umaga po ay maraming nagtatanong regarding po sa gastos ng pagpatayo po ng kulungan ng baka. So minarapat po namin ngayong umaga na i-discuss po sa inyo ano po yung sinasuggest namin na cattle housing para po maging practical po yung negosyo sa pagbabaka. Kasi nga po, na-observe po natin sa ating pag-iikot, particularly po sa Visayas at saka sa Luzon, marami pong mga cattle farmer doon na di-discourage po silang lumaki kasi po ang nakikita po nilang mga model houses ay ito pong mga cattle houses po na kamukha ng mga gymnasium kung saan napakagastos po. So ngayong umaga, ipapakita po namin ang basic housing po na ginagamit namin dito sa Adelaide River Farms at kung ano po yung mga practical applications. So makikita po ninyo dito sa farm po natin, ang unang wala po rito ay yung massive na atip, no, na parang gymnasium type kung saan walang atip. Kasi ganito po yan. Dito po sa Pilipinas, karamihan po ng mga baka natin dito ay mga Brahman blood po sila. Ibig sabihin, ang mga Brahman cattle po ay natural po sa kanila na mabuhay sa lugar na maiinit. Kumbaga yung sa tropical na kondisyon. Katulad po ng Pilipinas, nasa tropical po tayo na bansa. At itong mga baka na to, nakikita po ninyo yung mga may humps, eh yan po yung mga Brahman sort of cattle. Kung saan po yung kanilang humps at saka yung dito po sa front nila, ay kasama po yan sa cooling system ng mga hayop. So ang ibig sabihin, itong mga hayop na to ay nabubuhay po ng natural na walang atip. So bakit po tayo gagawa ng pabahay na mayroong atip? At saka ang isa pong problema sa pabahay po ng baka na may atip, napapansin po ninyo yung tahi at saka yung ihi ng baka, pag nag-start na po silang mag-decompose ay nagkakaroon po sila ng masangsang na amoy. Ito po yung amoy ng ammonia kung saan nagiging sanhi po ng sakit, respiratory infection ng mga baka. So, bakit po tayo magtatayo ng bahay na tayo mismo magbibigay ng sakit sa mga alaga natin baka? So, dito po sa Adelaide River Farms, makita po ninyo, ang tanging may atip lang po rito ay ang takip po ng kainan. Kasi nga po, dahil ayaw lang po natin na mabasa sa ulan yung kainan po natin. Kaya, ang may atip lang po rito ay ang kainan lang po ng baka o yung tinatawag nating feed bank. So ayan po, para po sa akin personally, hindi po ako naniniwala na ang mga Brahmans ay kailangang atipan. At yan po ay proven and tested na po dito sa Adelaide River Farms. Hindi po namin nilalagyan ng shed ang mga Brahman cattle po namin. Mas mabilis po ang kanilang paglaki, mas malayo po sila sa sakit, at mas matibay po sila. At nakikita nyo naman sa mga previous videos po natin, ay hindi po kailanman nakatira sa mga may atip itong mga baka po natin dito. Pangalawa pong pag-uusapan po natin ay patungkol po sa flooring. So sa feedlot po kasi, ang ratio po ng bawat isang baka ay dapat po between 3 to 5 square meter per head. So mahalaga po na ang flooring po natin ay nakasiminto. Dahil nga po nakita po ninyo, katulad ngayon, sobrang lakas po ng ulan kagabi, kung ang floor po natin ay gawa sa lupa, ang mangyayari po nito, yung paa po ng baka ay mababaon sa lupa at kung patuloy po yung palaging pag-uulan ay nagiging maputik po yung feedlot na magiging sanhi po sa mga baka po natin na malubog na malubog sa lupa at magkakaroon po tayo ng issue dyan doon sa mobility ng baka kung saan tatama rin yung baka na lumapit sa kainan dahil nakalubog po yung paa nila sa lupa. Magkaroon din po tayo ng issue patungkol sa pagkaroon po ng infection sa hoof dahil lagi po nabababad sa tubig at pag nagkaroon po ng infection yan, magkakaroon din po ng epekto sa overall na health condition ng baka. So dito po sa Adelaide River Farm, ang floor po natin ay simentado. Ang mahalaga lang po rito ay maayos po yung paggawa ng groove ng siminto para po yung mga baka po natin kahit po katulad nito na madulas ay dahil meron pong maayos na traction sa pamamagitan ng maayos na grooving ay hindi po nadudulas or nabibisaklat po yung mga baka po natin. So, importante po yon na mag-invest po tayo doon sa simento upang una
makalagay po tayo ng maximum na number ng baka sa loob ng kulungan at hindi po tayo nagkakaroon ng mataas na maintenance cost. Kasi pag ang floor po natin ay lupa, of course, pag tumatagal po at laging umuulan, bumabaon at lumalalim po yung lupa doon sa loob ng kulungan, at eventually po ay gagasto po tayo para matanggal po yung manure at nasasama po yung mga lupa. So sa ngayon po, dito sa Adelaide River Farms, ang flooring po natin ay siminto. Ang ibig sabihin po niyan, napakaganda po ng quality ng manure po natin. At dahil nga po, i-relate po natin sa unang topic na wala pong atip at siminto po sa ilalim, ngayon po, dahil umaaraw, bukas lang po o mamayang hapon, tuyo na po ito. So yung cases po ng pangangamoy ng kulungan ng baka ay hindi po gaano ka problema, dahil po sa tulong po ng araw ay nabibilad po ng mabilis yung manure at nakakatulong po siya doon sa odor management, dahil nagiging nag-evaporate po ng maayos yung amoy nito at nabibilad nga po. So yan o, ganyan po ka-importante ang flooring sa project po natin sa feedlot. Ang railing po, ito po yung mga tubo na nakapalibot po sa kulungan ng baka. Sa aming pag-iikot po, ganun pa man, may nakikita po kami na may mga railing po silang sobrang titibay. Ibig sabihin po, kahit elepante ilalagay mo, ay hindi po masisira. Pero gaano ba ka-importante yung railing sa baka? Ang pinakamahalaga po nito, lalong-lalo na po sa pag pinag-uusapan po natin ang gastusin, dapat po yung railing natin, hindi sobrang tibay, yung ibang railing po naman dyan, sobrang liliit, sobrang ninipis, na di lang po madiinan ng baka ay nasisira po. So tandaan po natin, itong mga baka na to, lalong-lalo na pag halos na sa finishing stage na po sila, yung maabot po ito ng 600 up to 900 kilos. So mahalaga po na yung railing po natin matibay. So nakita po ninyo, dito po sa Adelaide River Farms, ang standard po na size ng railing namin ay 2.5 inches po ng pipe. At kung makita po ninyo, itong hinahawakan ko, kasama po ito doon sa head guard, kung saan ito po yung pumipigil sa ulo ng baka pag ito po ay kumakain, no? So importante po ito na tama po yung sukat, tama yung tibay, dahil ito po laging nai-expose po sa mga baka po natin. Pag sobrang tibay, of course, at hindi naman kailangan, sayang yung gastos. Ngunit pag sobrang hina, ito pong rail na to ay nagpi-flex po at eventually ay nababali po ito dahil sa lakas po ng force na ibibigay ng baka pag kumakain po sila. So ang standard po na sukat ng railings po natin, 2.5 at 3 inches po sa mga puste. O, ganyan po. Ang iba nakikita po natin, lalong-lalo na sa paggawa ng kulungan, sobrang lalim po yung foundation ng kanilang mga puste kasama sa railing. Ngayon po, sasabihin ko po sa inyo, itong part na to, kahit po gaano kalalim po yung puste ninyo, kung yung part po ng connection between your foundation and your puste ay kakalawangin, kahit po isang cubic meters po yung puste, yung foundation na ginagamit nyo sa simento, ay baliwala po yan, dahil yung strength po ng kulungan natin ay wala po sa foundation kundi yung connection ng bakal at saka simento. Kaya importante po dito po sa amin, yung mga next project po namin ay aayusin po namin na yung connection po ng simento at saka ng bakal ay dapat ay hindi po napupunduhan ng tubig para hindi po magiging sanhi ng kalawang. So ayun po. At of course, ang isa po sa mga importante po rito sa paggawa po ng mga panibagong design ng feedlot ay maiwasan po natin yung mga corners. So dapat po rounded po lahat ng mga kanto-kanto sa loob ng kulungan para po maiwasan po na pag nabangga yung baka ay nagkakaroon yung tinatawag na bruising, kung saan po ay magkakaroon po ng deduction sa karne dahil nga po mayroong mga gasgas yung mga baka po natin. Sanhi po yan ng mga kahon. At mapapansin po nyo, babalik lang po tayo sa railing, hindi po kailangan ng sobrang daming railing. Nakita po ninyo dito sa atin, ang standard po na railing po natin ay 3. Ang iba po nakikita ko 6. Itong mga baka naman po natin, hindi naman po ito lulusok. Importante lang po, tama yung sukat na hindi sila makalabas. At syempre kailangan din po natin magtipid. Kaya nga sabi ko, ang iba po,
nadi-discourage po silang pumasok sa feeding project dahil nga po sa building pa lang ubos na po yung pera. So dito po makikita ninyo, tatlo lang po yung rail natin na nakapalibot at yung dito sa harapan ay dalawa. Ito nga po hinahawakan ko, ito yung head guard. At ito pong pangalawa, ito po yung linya ng tubig. Kasi nga po para makatipid po tayo. So i-wrap up lang po natin. Para po sa akin personally, personal opinion ko po ito, hindi po kailangan ng mala-gymnasium na kulungan ng baka. Hindi po natin kailangan ng atip dahil doon po sa mga previous na rason na na-discuss ko po sa inyo, hindi po natin kailangan ng sobrang tibay, ngunit hindi naman din natin gusto na sobrang hina po ng ating mga railing. At saka kailangan po mag-invest po tayo sa floor para po unang-una hindi po tataas yung maintenance cost po natin. At of course, iwasan natin may mga corners na magiging sanhi po ng browsing po ng alaga natin baka. So yan po mga kaibigan, mga kabaka. Sana po ngayong umaga may natutunan po kayo. At tumatanggap po kami ng mga topics na gusto nyo pong i-cover po namin. Siguro sa mga darating na araw, pag-usapan natin yung nutrition, marami po nagtatanong dyan. Kung ano po yung mga gusto nyo itanong, mag-iwan po kayo ng message sa Facebook page po namin, Adelaide River Farms. At sa mga hindi pa po nakaka-like sa YouTube channel namin, may link po tayo rito sa baba, Adelaide River Farms. Pakihit na lang po yung subscribe button at pakilike din po sa YouTube channel po natin. Maraming salamat po at sana tayong mga Filipino ay umunlad sa pag-aalaga ng baka. At shout out po sa mga kapwa ko OFW. Kung gusto nyo pong bumalik ng Pilipinas, andi dito lamang po, isa rin po na akong OFW. 11 years po ako nagtrabaho sa Australia. Tutulungan ko po kayo para makapag-umpisa po ulit dito sa Pilipinas. Masarap pong mabuhay sa sarili nating bayan. At of course, pag gusto nyo umuwi sa Pilipinas at gusto nyo pong magsimula sa pagbabaka, ito pang inyong lingkod, si Arnel Corpus, nagsasabing kami po ay malugod na tutulong po sa inyo. At sana po babalik tayo dito sa Pilipinas, makasama po ulit natin ating pamilya. Napakasarap po ng buhay rito. Mabuhay po kayo at maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon.